sabi mo tutulungan mo yung mga nagpunta noon sa Yangtze. Kaya nagpahanap ako ng bangka. Pero ano nangyari at bakit nasa pamilyang ka? Kasi, ano po eh? Naihatid mo ba sila? Gagawin ko nga po sana. Kaya alam may nangyari. Sabihin mo ang totoo. Anong kalokohan ang ginawa mo? Bakit ka nagsisinungaling? Hindi, maestro. Hindi ako nagsisinungaling. Gusto ko po talaga silang tulungan. At yun nga, tinulungan ko sila. Kaya lang, may masama nangyari. Nakakalungkot. Dahil wala po akong nagawa. Pinilit mo talaga silang matulungan? Opo. Bukal ba sa puso mo na matulungan sila? Gusto ko silang matulungan. Aalis na tayo sa lugar na to. Maganda ka na. Apo. Pinahanda ko ng sasakyan mong bangka. Pupunta ka sa Hangju. Pag nandun ka na, hanapin mo rin sa bayan yung may-ari ng tindahan ng panulat. Sige mo ang Kim Dong-ruk. Opo, sige. Kim Dong-ruk, tindahan ng panulat. Kapag ibinigay mo sa kanya itong sulat, mapapangalagaan ka niya. Dun ka muna pasamantala. Susunod ako ron para sunduin ka. Opo. Kailangan siya maibalik si Sila. Isang dakilang tungkulin ang gagampanan niya. Kaya alagaan mo siyang mabuti. Ha? Pero ang sabi ng hari, itakas ko po siya at huwag niyang ibalik sa palasyo. Nasabi yun ng hari dahil hindi pa niya alam. Naku, ang sabi po ng hari... Ano, bida? Ang ganda niya, hindi ba? Bida? Master, mukhang malalim ang iniisip mo, ha? Yun po kasing tinulungan ko. Sino? Yung binatang warang? Hindi po. Yung isa, yung nando ang suot na damit. Sana, tsaka yung prinsesa. Siya sana. Maestro, gusto ko siyang tulungan. Ba't mo gagawin niya? Kasi po, naaawa ako sa kanya. Naaawa ka talaga. Kaya gusto mo siyang tulungan? Opo. Gusto ko siyang tulungan. Maaari po ba? Kahit yun lang, tutulungan ko siya. Sige, Bidam. Tulungan mo siya. Mag-iiwan ako ng sulat natin sa mga dating lugar. Pagkatapos mo siyang tulungan, saka mo ko puntahan. Opo. Kailangan mabunyag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng prinsesa at maihayag sa lahat. Kapatid mo pa rin ako, di ba? Kaya bakit mo ko pinainom ng laso natin mo siya? May iwan ako na lang, anak. Kapatid pa kaya? Kasi naman, mapilit yung babaylan na dapat mamatay si Dokman eh. Si Mishing ba't ang babaylan iisa? Nakikiusap ako. Huwag mong maliitin ang kalooban ng langit sa puso mo. Mami, papakiusap mo. At sana mo lang mapambigyan mo. Sinasabi mo ba ang wala na sa panik ko ang kalooban ng langit? Dahil sa hangarin niya mailigtas ang trono ng Han, nagtuwis ng buhay si Prinsesa John Wong kaya hayaan niya. Tinatanggap ko bilang tigapayo, si Ministro Ultre. Hindi ko na kayang tisin ang makita pang iyong mukha. Kahit na hindi tayo kumilos,
Nagbabunag pa rin ang tungkol sa kamay. Ha? Huh? Alam kong kusa siyang darating upang ihayag ang tungkol sa kanyang pagsilang. Kamahalan, narito na ako. Ang inyong kalawang anak at prinsesa ng buong sila. Ako si Dokman.